Busog na kayo sa word. Amen? And I do believe that you have claimed God's promises and His word. Kaya we'll do something different today. Ayan. Pakita nga ng mga kamay ng mga nasa worship teams. Marami. O sige, yung mga nasa youth fellowship, mga youth. Kala ko, pa. Maglalaro po kami. Ayan, pakita po ng mga youth. 13 up. Hanggang hindi married. Pero feeling ko youth kasi ang mga kasama ko in the worship team ay madalas youth and it makes me feel young. Kaya before anything, can we just give the Lord our very best clap of praise? Come on, give Him praise! Fill this place with praises! God is good and God is glorious. God is honorable. Ngayon, ibang gagawin natin. Hindi ko alam kung ilan tayo eh. Ate, ano, mga ilan ito? Mga ilang group? Mga may 200? Man? Wow, Bisaya yun. More ba ni? O sige, gagawa tayo. Gawa tayo ng team building. O sige, tingnan natin ang kilos ng mga Mindanao. So, ang gagawin natin, magfo-form tayo ng 20 in a group. Kaya lang, medyo kulang yung supplies namin. So, we need 7 groups of 20 people. Pero within those 20 people, meron tayong mga chuchuwa, okay? So may mga observers doon. So can we just all rise and siguro we'll do it fast. Yung 20-20, kung nasa worship team, isang grupo, sige. Sige, gawin natin yan. Gawa tayo. Pwede na natin. Pastor, gugulayin ko simbahan nyo, ha? Alisin natin yung mga upuan. Sige, 7 groups. Team 1. Okay, 20. Pakisabi, yes! May team 1 na ba dito? Okay. Sige, team 2. Pakita ng team 2. Ito, group of 20. 7 groups. Ayan, excited na sila. Pwede, sige. Okay, dok. Okay, team 1, team 2, team 3. Okay, team 4. Sige. Pag nakagrupo na, sige, isang grupo ha. 7. I only need 7 groups. 1, 2, meron na? Team 20. Kulang sila ng 4. Sige, maganda to. Mag-merge ngayon ng iba-ibang mga ano ha. Team 1, 2, 3. Ay, tama ba? 1, 2, 3. Kulang ng 5 dito. Ha? O sige, alisin natin yung mga upuan. Tapos pag 20 na kayo, upo na kayo, isang malaking circle. Tapos may mga panyo kayo. May panyo kayo. Kung may panyo, tatakpan natin na ating mga bibig. Ah. Sige, enjoy lang natin ha. Okay, lahat ng group of 20, upo. One big circle, yan. Tapos yung iba ng walang grupo, chuchuwa. Ayan, ayan. Okay, ha? May iba naman para hindi puro pakinig. Ngayon, kayong magsasalita. Okay. Tapos na, group 2. Aba, maganda ding nasa sahig kayo. Pwede na. Sige lang, sige lang. Ang problema. Okay, 1, 2, 3, 4, group 4. Okay. Group 5, group 6, isa na lang, 7. Okay, yung iba, magsispread out, mag-o-observe kayo sa mga teams ha, yung mga walang grupo. Okay, kayo ang team 1, pakisigaw 1! Yung may hura, ano ba, may pangalan ba kayo? Ano ba pwedeng pangalan ng grupong to? 20 lang to ha, 20. Oh, sige. Ha? Ano ni? Oh, worshipper! Elika, God bless. Sino ba? Si David po. David daw. Oh, David. Ang pangalan ng team 1, David. Pakisigaw nga. 1, 2, 3, go! David! Very good. Oh, team 2, group of 20. Ano pangalan nyo? Ha? Saul? James. Okay, 1, 2, 3, go! James! Yan. Tapos dito, sino ni? Ano name nyo? Samson! Okay, 1, 2, 3, go! Alright, diri.
Tama ba, Bisaya ko, Ilonggo yata. Sino ni? O, kulang isa. Kulang isa ni. Alika. Isa pa, isa pa. Meron na? Okay. Ano pangalan ninyo? Asap. Asap? Oha, Asap. Pakisaga. One, two, three, go! Asap! Alright. Abot ba to? Abot ni? Okay, ilan na yun? O, AJ, bigay mo. Ano ha? Sino ni? Joseph. Okay, one, two, three, go! Joseph! Alright! Anong? No, seven lang ni. Kulang supplies. Observe. Hindi kasama sila eh. Ilan na ba tayo? Eight na na? Ay, oh, observe tayo. Ah, meron kasi nagbuo. Jay, kaya? Hindi kaya. Seven teams lang eh. Di ba alam mag-o-observe tayo ah? Oh, sige, hindi na una sila, no? Kayo ba una nagbuo kanina? Oh, sige. Anong name nyo? Ong habag. One, two, three, go! Okay, one, two, three, four, five, six, seven. Sorry ah. Seven kayo. Okay, ano name nyo? Paul. Dimpol? Ano, Ted? Paul. Okay, one, two, three, go! Paul! Tapos yung mga iba, medyo dikit kayo dito. Observe kayo. Kayong mga pulis ko. Sige, yung mga iba, pakipaligid dito. You'll have some insights from here. Okay. Sorry ah. Kulang eh. Hindi ko lang anticipate eh. Sige. Pasalan nyo iba. Spread out kayo. Punta kayo lang dito. Tapos observe tayo. Okay, what is the objective of this game? We have seven groups. Bibigyan namin kayo ng ano, may panyo kayo. Ayan, sino may panyo? Lahat ng may panyo, pakilabas. Tuwalya, trapo, t-shirt. Ang gagawin nyo, tatakpan nyo mga bibig nyo. Oh, siya. Sige, takpan natin yung bibig. Ang laro na ito, dapat tahimik. Pag nagsalita, mga pulis ha, pulis bantayin nyo. Pag nagsalita, disqualified. Go bago! Go teams! Ayan, lahat, ano ha? Okay, takpan. Sige po, sino pong may mga panyo, takpan nyo na yung mga bibig nyo. Ayan. Yung mga walang bibig, hindi. Yung mga walang, ano yung tawag doon? Hanky, walang magsasalita. So the team will require a lot of silence. Sige, 1, 2, 3, go. At the count of 3, quiet lahat. 1, 2, 3. Oh, ha? Okay. Ngayon, bibigyan namin kayo ng 60 sticks ng pasta. Okay, ng spaghetti, tsaka isang pakete ng marshmallow. Oh, ngayon, huwag mong baliin ha. Huwag niyong baliin yung pasta nyo. Ingatan nyo yung sa rubber band. Ang bawat tao may tatlong noodles. Ano yun? Tatlong pasta spaghetti. Tatlo. Alisin mo na kaya sa ano. Okay lang. Sige. Distribute mo. Walang mababali, ah. Kung may bababali, papalit tayo. Okay. Tapos marshmallow. Ilan ba yun? Mga dalawa. Buksan natin. Hindi ko alam kung ilan eh. Ipasa mo muna lahat isa-isa. Ayan. Okay, clear? Babait. Ayan. Sige. 3 sticks in each. One marshmallow each. Yung iba, merong, ano ha, may magsusobra, so okay lang. Okay, sige, distribute natin. Okay. Kompleto na. Parinig kay James! Wala. Parinig ng hura kay James! Sino si James? James! Ayun. Ha? Ano ba yung James? Okay, 1, 2, 3, go, James! James! Ayan. Ano ba yung isa? Nakalimutan ko. Paul! Paul! Alright. Nako, Joseph the Dreamer! Joseph! Ano? Ano daw? Joseph the Dreamer! Joseph the Dreamer! Alright, ayan. Okay, game kompleto na. Yung marshmallows, bigyan nyo isa-isa. Sige. Ayan ah, quiet kayo, walang magsasalita ah. Isa-isa. Okay, meron na. May sobra. Ayan, yung isa, yung susunod, magkakaroon ng dalawa. Walang magsasalita. Ano ang objective natin? Kompleto na? Meron na? Ayan, may mag-o-observe ah. Observe nyo. Yung iba dito sa...
Kuya, doon kayo. Kayo pulis ko eh. Pagalitan niyo pag nagsalita. No, game kuya, kuya, lika. Siguan mo pag, uy, bawal yan. Wow, ganun ah. Okay, mga worshipers. Sige, dito ka. Tatlo. AJ? AJ, where are you? Kuya? May kulang ng stick. 3 sticks in 1. 3 sticks. Sige, distribute. Okay, game! O, anong objective nito? Okay, quiet na lahat. Ay, to, darling. Sino ba yung wala? Okay, anong objective nito? Dapat, nang walang salita, walang salita. Kung pwede lang gagawin, magsenyasan, pero walang bukasan ng bibig kasi walang mga panyo yung mga iba. Gagawa kayo ng isang tower of worship na gamit nyo lang yung mga spaghetti, noodles, at marshmallow nyo. Amen! Naintindihan nyo? Kung paano nyo gagawin, bahala kayo nang walang magsasalita. Ah. Clear ba yon, teams? Ayan. So, bubuo kayo ng matibay na tower of worship. Gamit nyo lahat yung mga sticks nyo. Without talking, you can make signs. So, you can set it up here. Mas maganda, mas matibay, the better. Okay, kaya ba yon? Yes! Pwede na magsalita? Wag, hindi pa pwede. Okay. At the count of 5, gagawin natin, ha? Nang tingnan nyo ka, kung paano nyo gagawin nang walang nagsasalit. Not a word. Not a word. Okay, 1, up to 5. 1, 2, 3, 4, 5. Go, teams! Quiet! Mga pulis ko! Mga observers, panoorin nyo paano sila, ha? Walang bulungan. You can use the whole pack of marshmallows, ah. Thank you.
Pwedeng ubusin natin yung marshmallow, kung ano yung meron gamitin. Ayan. O, mabilis na. Loap konti na lang. Okay. Can you finish it in 3 minutes? Palakpak ang tapos na. Music naman dyan. Okay, 30 seconds, 30, 29. Ayan, tingnan natin. Galing. Sige nga, tingnan natin. Lab, dito ka magaling eh. Nasa si Lovely? Ayan, natapos na? Uy, gumigewang. Gumigewang. Tower of worship. Ayan, ito, stable. Okay. Maganda yung kay Joseph eh. Anong floor na kayo? Mukhang may basement yan ah. Ganda ba? Ganda? AJ? Love, love.
Saan ka? Hindi makaabot eh. Kuya, ate pa. Ayan. May natutunan pa kayo sa game na yan? Ha? Sinong may natutunan sa game na yan? Amen! Ako, marami tayong matutunan dyan, worship teams at pati sa youth. So we will get some insights. I just can't get this lovely tutulungan ako mag-facilitate. Ang maganda dito, yan, kasi marami na kayong pinakikinggan, di ba, na word. So ngayon naman, hayaan nyo namang marinig namin ang mga magaganda nyong boses. Pero, syempre, let's just be brief and concise so that we could also hear from other people what their insights are. Dito, sino yung unang nakatapos? Sino yan, ang James. James Group. Well, I am observing this group kanina. Totoo, wala silang salita, ano? Pero nung nakausap ko yung sinong nagli-lead, Brad, pakisalita naman nung anong ginawa mo kanina. At pinakauna sila natapos, the James Group. So, sabi niya? Simple lang. Buildings means namin unity, not only the voice, but communication through signs. So, gihimo na mo siya ka building, improper, na siya ka ng good foundation. So, mora to. Very good, very good. Simple lang daw yung foundation, kaya lang solid. Yes, tama yan. Tingnan mo, hindi talaga siya nag-sway. Anong insight pa dyan? Pagdating sa pundasyon, simple pero malalim. So minsan, ang kailangan natin, yung basic, hayaan natin maging malalim ang application niyan. Ayan. Sige, love, ikaw. Ang pangalan ng grupo? ASAF, wow, ASAF Group. Nakikita natin dito, medyo matagal-tagal silang nakatapos. And kung nakikita nyo naman yung kanilang ano, medyo nag-sway konti. So ano po ba yung sabi nyo kanina, Brad? Isa kasi, hindi kami masyadong nagkaunawaan kasi nga, ano lang, walang boses. Tapos yung foundation namin, talagang hindi strong, kaya gumigiwang yung ano namin, house of worship. Naturuingan pa naman, ASAP pa naman yung ano. yun lang po. So parang kinakailangan talaga ng better foundation, better communication, unity para magiging maganda yung foundation natin. Kung walang maganda ang communication, hindi magiging maganda din ang foundation. Yun po. Okay, pupunta tayo sa pangatlong grupo po. Okay, anong grupo, pangalan? Okay, isang bagsak para kay Paul. Very good. So, anong magandang natutunan ho natin dito habang gumagawa tayo ng Tower of Worship? Habang kami ay nabibuild ng Tower of Worship, isa sa mga problema namin is paano i-extrude yung... Kasi may mga weak points kasi, saan siya mahuhulog. Doon namin tinitignan kung anong paraan para hindi siya matumba yung sa mga weak points. For example, yung isang joint is medyo weak na, so nilagyan namin ng maraming support para mas matibay pa yung structure na
na ginawa namin. So, yan lang po. I think dahil madalian kasi ang paggawa, according to Ted, may mga times na isang joint ay nagiging papunta sa kaliwa kanan. So, kailangan ng support, additional support dun sa kabila. So, yun yung insights nila. Okay? Sana ba tayo? Si sa Joseph, number... magandang kay Joseph. Sige, ay, Joseph the Dreamer, yan. Halika nga dito, pag Brad. Pagkinan nyo, representative yung dito. Joseph, parang bonfire lang ginawa nila. Hindi, oo nga, parang one floor nga lang. Parang ingat na ingat sila, okay, hindi madumihan yung marshmallow para makain pa nila. Sa, okay. Sa amin naman po, nahirapan kaming gumawa ng kanyang foundation because of this lack of communication. Instead po na yung gagawin ko, kagaya ng gagawin nila, kulang din po kami ng, ano yun? Ng sign languages. Yun po. And lack of communication po talaga. And yung foundation dapat matibay nang sa ganun ay tatayo talaga siya. Kayo ba magkakaibigan kayo? Magkakabarkada kayo? Hindi po. Ah, iba-ibang grupo. Opo. Ha? Sa Panginoon. Pero hindi kayo magkakilala. Dito pa, isang team lang to? Isang region ba? Ah, sa iba-iba din. Okay, very good. Sige, pero gusto ko yan, ha. Lagyan natin ng apo yan, ang sarap niyan. Makita niya, nakakatuwa. Sige, dito naman. Okay, dito nga tayo. Anong grupo nga po? Joseph din. Opo. Joseph. Ah, Joseph ba yun? Okay, sister, parang may sasabihin ka. Okay, one thing we learned from our group, kasi yung isa-isa gumagawa ng sarili niya, ano, niya, walang planning. So, kaya, hala, lahat kami, kailang pataka nagtusok. Kaya, yung nangyari, yung stick na babali siya, so may nabuo nga, pero wala namang, ano, hindi siya maganda. So, hangin lang ng electric fan yun, gumigewang-gewang na. May pack. So, one thing we learn is may planning at saka very good. Dapat iisa lang yung purpose natin na makagawa ng magandang tower. Yes. Yan lang. Okay, thank you. Yan, hangin nga lang ng electric fan. Ano? Pero ngayon, hanggang ngayon, hindi pa naman na tutumba, Sister Gigi. Ito yung nahawakan pa eh. Sige nga. Sister, ikaw magsalita ka, sister. Kasi ikaw naman nag-support dyan. Kayang-kaya mo yan. Okay. Sister, ikaw. Tinuro ni Pastor. The good thing that we learned from this activity is that to establish one thing, it has to be with firm foundation. And as far as we could see, somehow it's wiggling its part because the foundation is not that tough, where in fact, it could be done in appropriately if there is appropriate planning, time management, and lahat ng factors. And so far, we wanted to build something na parang ano siya, somehow almost perfect, but because of lack of time and also because even if we think about the notion that two heads are better than one, but still, even with two heads, if wala pong proper planning, wala pong magagawa lahat. So, matutumba po yung na-establish na found na team or something kung hindi po one direction ang or hindi rin nagkakaroon ng one goal, and that is really to build something na fulfilled ang lahat, satisfied ang lahat, kasi medyo gewang po to. Maraming salamat. Okay, well, move on to the last group now. Sige, God bless. Go na. Maying hapon sa tanan. Pag sa foundation pa lang may nag-start, natingalan namin nga nanay third story. So dapat unahon sa foundation. Dapat strong yung foundation para kung maglagay ka sa second floor, third floor, dili siya mabagsak. So we've learned that we should have vision, plan, strategy, leadership, and cooperation.
sa team. Thank you sa maraming mga salamat. Insights nyo. Question. Sa isang team, may gumagalaw na leader kahit hindi naman nagsabing ano, meron ba? Meron. Dito meron din. Merong instinct, no? May nagmamando, no? Amen. Ay, may nakuha ba kayong insight doon? Anong importante sa isang team? Kailangan ng leader. Kailangan merong isang leader na nagdadala ng direction sa worship team or whatever ministry you will be or you are participating in. Iba yung team effort na ang leader na nako-communicate niya ang kanyang plano, ang direction, nakakamando. Isipin niyo ang leader, oh. Merong kakaibang impluwensya na hindi naman, di ba? Hindi naman kang in-acknowledge, pero lumalabas. Lumalabas yung mga yung pagiging malasakit para sa team. Merong lumalabas sa talagang hindi mapakali na hindi may mangyari. Tanong, kayo bang masaya kayo sa ginawa nyo? Sa output? Ha? Apo? Ano? Parang hindi kayo makasagot. Hindi masyado? Kayo, ate? Hindi gano? Tingnan natin to. Kayo, happy kayo? Happy! Kayo, happy? Uy, si Joseph the Dreamer, happy kayo? Happy pa rin sila kahit parang bonfire lang ang ginawa ng mga yan. Ayun, ano? Pero ganun talaga, importante pag gumawa tayo ng isang bagay, may pinlano tayo, may project tayo sa worship team, most especially. Happy lahat. Kasi nag-contribute. You collaborate. You have contributed to the table. Most of the teams, most of them are spectators. Nakita niyo kasi yung spectator, nanunood lang. Pero isipin niyo kung yung 20 kataon tumutulong, at kung may silence man, nakakatulong, alam niyo yun, kaysa very, very passive, maraming magago makakapag-design tayo ng maganda. No? So, we have to go into that. We have seen that unity is very, very important. As we have discussed kanina, it commands blessing. Yung unity na pinaniniwalaan yung leader nyo, malaking bagay yun eh. Kaya ang leader, ang team leader, ang band leader, ang worship leader, kailangan dala nyo ang direksyon ng Panginoon ng may passion. Amen ba yun? At ito ang motto namin nga, anointed excellence. Ang takbo talaga ng utak namin sa Dasman, we would like to impart to you, ang masterpiece nyo, yung sunod. Amen? Hindi tayo laging nakikita natin yung masterpiece yung dating ilang taon na hindi na bumalik yung pagkakataon na lumalim o naging napaka-awesome yung presensya ni Lord, naging awesome yung preaching, yung awesome yung ginawa. Ang tagal na ng binibilang nating victories at yung masterpiece natin kay Lord. Dapat every time may gagawin tayo, tinitingnan natin the best, the excellent. Sana madala nyo yan. Yan ang ginagawa namin sa DASA. We would like to impart, not to boast, but we want to impart excellence that we do these things always for the best. Hindi lang basta't makagawa lang. Tinitingnan mo yung purpose kung bakit kailangan yan. At tuwing iniisip mo to glorify God, kailangan buhos. Tapos excited ka na naman mag-explore kasi yung sunod na project mo, sunod na concert mo, sunod na linggo mo, the best. Mas best pa sa last Sunday. Amen ba yung worship teams? Dapat ganun ang takbo natin. Hindi tayo mapalagay na laging natanggap mo ning malalim na pagsamba. Gusto mo na naman bumalik sa walang kakwenta-kwentang pagsamba na mababaw. Huwag ganun na. So, we would just like to impart to you certain things na very important in worship. I will not be able to come to you yung talagang most of the time for Worship 101, inaayos namin ang Worship 101. We will be teaching that on a national level to your pastors. Itinawag namin Movers Institute. And we are there to help in bringing up and raising up leaders of our time. Pero sa worship, ito ang gusto kong ma-catch nyo. Lalo na pag pumipili kayo musikero, pag pumipili kayo ng mga line-up. Ang idedireksyon nyo sa line-ups nyo, tabernacle worship. Alam niyo yung tabernacle worship? Yung tent of meeting, di ba sabi doon, I will enter the gates of God with thanksgiving and in His courts with praise. Tapos, holy place, diba? Nakita niyo yung direction niya, mga pastor at yung mga young pastors. Tapos, holy of holies.
Kaya pag gumawa kayo ng lineup, hindi basta yan gawa ka lang porket gusto mo. Tama ba yon? Madalas sa youth, mahilig kayo sa mga Hillsong, walang problema sa Hillsong. Pero hanapin nyo yung lineups nyo na habang pumapasok ng praises, sige, may laman, naiintindihan yung laman ng lyrics. Tapos pag pumatok kayo ng holy place, mga serenade songs yan, naglalambing ka, may consecration kasi, anong tinatarget mo? Yung pinaka-very ark of the presence of God. Ang tinatarget natin yung holy of holies. So ang progression ng kanta, kailangan malalim. Sa dulo, kailangan attributes na ni Lord. Hanapin niyo yung mga kanta yan. You have the technology to find the songs and you can compose. You have your Tagalog, Visayan songs. You bring your lineups where people can truly worship only God. And He is not distracted from all the things that are here. Ang focus niya, si Lord. Amen ba yon? Clear ba yon sa mga worship teams? Kaya pinagpe-pray yung lineup na yan. Hindi basta porket gusto mo. Lord, ano yung lineup na gusto mo? May tema si Lord eh. Ang exhortations for worship leaders, I pray that you are really praying for your exhortations. 1 minute lang. It doesn't have to be long. You don't have to preach in your worship time. But we fast for that 1 minute. Because we want, ito yung target ng mga worship teams. Kailangan bullseye. Yung gusto ni Lord para tingin sa tao, bullseye. Kuha natin, nagbabad tayo kay Lord. Then you could be an awesome worship. Your rehearsals, I'd like to see your rehearsals. Hindi yung basta't maka-rehearse lang, pwede na. Merong mga musikero ganun. Dating hindi ensayado. Tama ba? Wait, pakita ng musikero. Pakita nga naman kami ng mga musikero. Can you see the hands of musicians? Sige nga, taas nyo nga. Ayan. Memorize nyo ba yung mga chords nyo? Memorize? Ayan, tanong. Yung chords, baka memorize nyo pa, no? Memorize yung kanta. Di ba, minsan guilty kayo eh. Tama? Ibutid? O, minsan alam natin yung tunog. Gusto natin yung melody. Hindi natin alam yung laman na yun. May gospel na laman nun. Dapat hawak mong malalim. Kung gusto mong sumamba ng malalim, ng todo, pinaghahandaan yan. Ang galaw namin sa worship, like for me, I give my lineups in CD forms and with lyric sheets for the choir and for the backups. 2 weeks ako. Ang nangyayari, yung lineup natin, dinadala namin sa devotions namin. Kasama namin sa prayer time. Kaya pagdating nung Sunday na yan, medyo hindi na kami nangangapa sa galaw ng Panginoon. Kasi naibabad na sa panalangin. And your rehearsals will not just be rehearsals. Let it be a time of actual worship. Because that's where you test where the Spirit of the Lord moves as you do your lineups. But if you don't like excellence, if you don't like preparing, pwede na yung ganun, walang mangyayari. Kasi yung alam mo lang, yun ang maglilimit sa'yo sa mas malalim na pagsamba. Kung kailangan mag-aral, mag-aral. Technically, you have to improve the skill. Kaya, pag hindi, bandage mo yan. Bakit? Eh, hindi na gumagalaw. Ito na lang ang chord na alam. Kaya kahit gusto mong ilalim, hindi mangyayari. Kailangan i-improve mo yung skill mo. Hanapin mo yung tamang chord. Yung mga broken chord na lumalambing. Kagaya kanina, kung napansin nyo, nagpa-practice, may hinanap akong bass na umiiba ang spirit. Kung improve ka, yung kanta mo, yung boses mo, ini-improve mo, okay, pwede mong ibirit, pwede mong iangat para tumaas ang pagsamba. Bakit? Kasi ang gusto natin, nagte-technical tayo, hindi para maging technical lang. Iintindihin natin sa puso natin, kaya gusto natin maging technical, maging excelente, doon kasi excellent si Lord. Kaya natin gumagaling, gusto natin gumaling, kasi gusto natin ng mas malalim na pagsamba. Amen ba yun? Kaya, Sax, you know, I always find text, Ted, excited kami kasi uwi yan eh, pupunta ng Dasma, hiramin ko sandali ang saxophonist niya so he would be able to worship us. There are certain things that you have to develop with your chords in your worship. It's not enough just spiritual. I would like to impart that you have to improve technically, be excellent. You have the technology there, use it.
use it for God's glory. But why are we improving? Why are we rehearsing? Lord, I want the best worship for you. I want to enter the glory of glories. I want to explore greater things with you. Give me your chords. Give me something different. Give me something that may be complicated, pero nagdadala, ine-enhance yung lalim ng pagsamba. Kung paano magsamba ang mga leon, mga angels, imagine niyo yung sa Revelations, ganong pagsamba. Ngayon, kung ang technical ganito lang, kung paano natin inaawit, hindi natin ini-improve. Ayon yung mag-aral ng SATB, walang boses, puro melody, sayang. Hindi natin naririnig yung parang boses ng mga anghel na nag-iiba-ibang boses na united, blended, and harmonious. But we do our best. Why? Because we're fighting, Lord, I want your glory to come down. Amen. We prepare all these things technically, our hearts, our spiritual. Why? Our goal, Lord, we want to worship you. And what do we want to do? The glory of God will come down. There's still so much things to explore in worship. We are now went to the next level nung nagkasakit ka, yung kinakwento ko kanina, nagkasakit si Abby. Because of that miracle, the 20-day ordeal that we experienced at pinagaling ni Lord, it became the launching of a new ministry. Nagkaroon ng healing service where the worship teams are now being elevated to a deeper worship. You cannot bring that healing deliverance na biglang gumagaling ang mga anak ng Diyos at hindi born again pumapasok sa ministeryo. Grabe, pinagagaling ng cancer. I've witnessed it. Pinagagaling ang may sakit sa yung paralyzed, hindi makalakad. The power of worship. The power of knowing how to bring down the glory of God. That people are taught how to worship. People are taught to honor God. Remember, when you honor God, talagang all out, grabe si Lord. Hindi mo ma-outgive si Lord. Ibubuhos niya ang matindi sa'yo. And then, worship becomes a powerful impact, a very powerful ministry where people can come to know the Lord in a very, very special way. This could be that access, that avenue na ano, para yung mga bata, mga kabataan, ay makapasok. Gusto nila, yung hilig nilang musika. Hayaan mong gamitin nila ang musika para kay Lord. That's why, konti-konti by faith, invest on instruments, churches and pastors. Invest on instruments. Invest on the sound system. Why? Because that's the way you can attract the good musicians in the secular. And they will decide, I like to serve God here. Konti-konti by faith. Sabi nga, di ba, hindi nyo titingnan na limitasyon. Abi, mahirap lang yung simba ko. Hindi. Mangangarap ka. Mangangarap ka na ang mga sekular ay gagamitin nila ang musika para sa Panginoon. Amen pa yan? So, mga worship teams, I would like to just encourage you. You do great exploits with God. Go to the streets. Share music. Share the gospel. Pwedeng gawin. May tutugtog ka ng kanta, no? Magte-testify ka, magte-testimony ka, tapos aawit ka, na-attract mo ang mga hindi nakakakilala kay Lord. Huwag natin hayaang gawin ang gospel ni Lord, ang music ni Lord, na naiiwanan ang sunod na henerasyon. I'm not saying you just give out and give away and just compromise foundations. I'm not saying that. You do not compromise strong foundations. We do not do that. But there are songs that can soften the hearts of people. You have to see the next generation. You have to see how they move things and find that weak spot nila na madala natin kay Lord. But you've got to open your church na ang mga tao, bukas, alam niya, bukas ang puso natin tanggapin ang mga taong hindi nakakilala kay Lord, ha? Kasi minsan sobra na tayong bookish, sobra na tayong legalistic, na kinakabahan na yung mga iba na hindi nga nila alam eh, di ba? So there should be that compassion. Music can bring that compassion to people. It's a neutral way wherein people are softened, di ba? The soul is softened by the very music. Parang prayer. Sino hindi sa prayer, di ba? Pag pinag-pray mo, neutral thing na may nangyayari, may miracle. Sa worship teams, gusto ko sana makita na tina-target nyo ang glory ni Lord, lumalalim kayo sa pagsamba nyo, lumalalim ang spiritualidad nyo, lumalalim din ang pagtugtog nyo.
Mga pastor, supportan yung worship teams. They are good partners in your church, believe me. They are committed. And when you get them, they will be there to totally support you, especially when you have a vision, when the healing. How can we not let, why, how can we let go of this ministry? Na kung pag tumutugtog tayo, di ba, Lynn? Pag nararamdaman mo yung glory ni Lord, bumababae. Di ba? Pero sinasabi niya, huwag kang titigil. Kasi meron pang mas malalim na pwedeng ibaba, pwedeng maranasan sa Panginoon. So I do pray, and si AJ naman mamaya, I do pray, when you do worship, bring an experience of God to the people. Amen ba yun? Amen. Bring an experience of God. You don't just sing songs, alam nila kung walang laman yung puso mo. Bring a worship experience for people. Parang Starbucks. Sinong nagkakape sa Starbucks? Sinong, alam niyo ang Starbucks, diba? Oh. What was their heart? What is their vision and motive? It is to be able to smell the aroma of coffee. They put up couches wherein they could relax. It's a place where they could strengthen fellowships and bonding sa kape lang. At yan ang ginagawa ng Dasma, sa kape, ang daming nabubuong relasyon. Sa worship, maraming mabubuong malalim na relasyon pag hinayaan mong paranasin natin sa kanila ang glorya, ang presensya, ang kapangyarihan ng Panginoon. And if you believe that, can you give the Lord your very, very best clap? Offering! God is good! So let those clap offerings be extravagant for God all the time. Yung mga palakpak yun, dapat may laman palagi para kay Lord. Dapat may laman ang pagpupuri. Dapat may laman ang pasasalamat. Hindi pwedeng mababaw na pagsamba. Hindi pwedeng mababaw. Dahil may dadaling pa tayong maraming tao sa Panginoon, sa musika ng Panginoon. God bless you, and I'll transfer it to AJ. Yan, good afternoon. So nabigay ba natin yung best natin sa ating game? Nabigay ba natin? So mukhang ito yung pinakamataas ata eh. Very good, oh. Ayan. So sino nandito nung Tuesday sa graduation? Meron ba nakapunta dito? Ayan, so unti lang. So gusto ko lang din i-share sa inyo kung yung pagiging bigay natin ng best, yung anointed excellence na sinasabi ng mami ko kanina. So sa akin, ulitin ko lang yung kwento ko sa graduation on Tuesday. Isa sa pinakamalaking regret ko sa college ay hindi ko binigay yung aking best sa aking kolehiyo. Hindi ko kayang ibigay yung best ko kasi yung hindi ko kaya ibigay yung best ko kasi baka lagi lang akong sakitin, hindi ko mabigay. Lagi akong may problema, hindi ko mabigay yung best ko. Pero pinili ko na hindi ibigay yung best ko. Ayan. So nung una, ayan, kakanda bagsak-bagsak ako nung una. So nagsastrive ako for excellence talaga para hindi ako bumagsak sa school. Kaya lang, nung hindi na ako bumabagsak, hindi na ako nagstrive for excellence. Hindi na ako nagstrive na maging summa cum laude. Ayan, alam ni Ted yan, engineer din yan eh. So parehas kami. So hindi na ako nagstrive na maging magna cum laude. Ayan, maging honor student. Bakit? Nagsettle na ako for average eh. Nagsettle na ako na pumapasa na lang ako. Ayan, madalas yan sa kabataan na okay na yan. Pwede na yan. Diba? So sa atin, sa game natin, baka hindi natin nabigay yung best natin kasi under pressure tayo. Or baka sinasabi natin, baka wala nang pag-asa. Baka hindi ko na kaya ibigay yung best ko. Kasi pag binigay natin yung best natin, talagang pupuspusan natin ng ano yan, diba? Time, ng effort, talaga ibibigay natin yung buong buo natin. Kaya lang, minsan, yung preparation na yun, minsan nakakatamad. Minsan nakakatamad na ayoko na. Pwede na yan. Okay na yan. Average na yan. Pero alalahanin natin that worship is our lifestyle. Amen ba dun? Sige nga, sabihin natin, worship is our lifestyle. Amen. So whether we are in school, sino ba dito yung mga estudyante pa? Yan, ang dami. Nasa college, ayan. Mga working, nagtatrabaho na. Ayan. So whether we are in school, whether nasa trabaho tayo or nasa pamilya tayo, we should give our very best. Amen? Because it is our worship to our living God. Kaya bibigay natin yung anointed excellent worship natin para sa Panginoon. Amen? Amen. So sa laro natin, nawalan ba tayo ng pag-asa?
Hindi? Oh, good yan. Now, hindi tayo nawala na pag-asa, so tuloy-tuloy lang tayo sa ginagawa natin. Pero sa Pilipinas kaya, may pag-asa pa kaya yung Pilipinas na bumangon sa kahirapan? Amen? May pag-asa pa ba tayo umahon sa korupsyon? Di ba? May pag-asa pa ba na maging born-again country ang Philippines? Amen. So yan ang dapat nating ipag-pray, pati yung syudad natin. So sa aming city, sa Cavite, minsan nakakausap ko yung mga kaibigan ko na mga taga-Dasma. And minsan nade-discourage ako. Bakit? Kasi pag kinakwentuhan nila ako, sabi na, grabe, talamak na yung droga sa barangay nila. Sabi nila, yung kapitbahay nila, nagda-drugs. Tapos yung violence, yung kaharasan sa kanilang area, sobrang grabe na. So yan ang mga kinukwento sa akin ng mga kaibigan ko. Ayan. So minsan nade-discourage ako kasi gusto kong bumangon yung syudad namin. Eh. Gusto kong maging vision ng church namin yun, na maging born again city, yung aming Dasmariñas City, pati itong buong Pilipinas. So minsan nakakawala ng courage, nakakawala ng pag-asa. Pero ngayon, naniniwala ako na meron din maganitong situation sa ating city. Meron din ba? Dito sa Davao? Magulo rin ba dito? Hindi. Yes. Ayan. So pare-parehas tayo. Pero huwag tayo mawalan ng pag-asa. Kasi sasamahan tayo ng Panginoon sa bawat lakad natin. Amen? Ayan. So sana rin, huwag tayo mawalan ng passion. Huwag tayo mawalan ng pakialam sa ating bansa, sa ating syudad. Amen. So nanonood ba tayo ng mga news? Baka kasi dito na lang tayo may pakialam. Pakita nga natin sa screen. Yan, kilala ba natin yan? Baka na lang nandyan na lang yung isipan natin na kay Chris tsaka kay James Yap. Diba? O baka na kay Heart Evangelista tsaka kay Chis Escudero. Diba? O kaya na kay John Prats tsaka sa boyfriend ni Melay na nagsuntukan. Diba? Baka nawawala na tayo ng pakialam sa mga nangyayari sa Pilipinas. Diba? O baka nandyan na lang tayo may pakialam. Pero alam nyo ba na ang birthday nila lahat ay February 14? So yun ang sabi sa news. Yun ang sabi nila doon. So there are so much to fix in our country and especially sa ating generation. Nawa tayo yung kabataan na tatayo ng tama at gumawa ng pagbabago sa ating bansa, sa ating syudad, sa ating community, sa ating simbahan. Amen? Amen. So I would like to entitle our message today as Youth Empowered. Ayan. So as my mom talked to sa mga worship teams, ngayon gusto ko naman kausapin ang mga kabataan. Pwede ko ba makita ang kamay ng mga kabataan? Ayan. Ayan. Okay lang din yung mga mukhang bata pa rin. Ayan. So yan. Ayun, pumalakpak sila oh. Ayan. So naniniwala ba tayo na empowered tayo ng Panginoon? Amen. Sumigaw nga ng amen ang empowered ng Panginoon. Amen. Hallelujah. So kung empowered tayo ng Panginoon, may responsibilidad tayo na gumawa ng pagbabago sa ating generation, pati sa ating nation. At sundin ang leading ng Panginoon para sa ating buhay. Amen? Amen. So saan ba tayo dinadala ng Panginoon ngayon? Ano ba ang word sa atin ng Panginoon? So sinasabi niya dito sa Deuteronomy 11:13-14. Yeah. Sabi dito, "And it shall be that if you earnestly obey my commandments, which I command you today, to love the Lord your God and serve Him with all your heart, then I will give you the rain for your land in its season." Ayan. So now, God is leading us to be in total obedience sa Kanya. Yan ang command sa atin ng Panginoon, to be in total obedience sa Panginoon so that our land, itong Davao City, yung buong Pilipinas, would receive rain from heaven. Yung pagpapala ng Panginoon para sa atin. Amen? Amen. So let us pray. Hallelujah, Father in heaven, thank you for this wonderful time, Lord God. Ikaw lang ang pumagitna, Lord God, sa aming fellowship, Panginoon. Lord God, ikaw lang makikita sa aming mga buhay, Lord God. Let your anointing flow in this place, Lord God. Hallelujah, Lord Jesus Christ, Lord God. Allow us to experience your sweet, sweet presence, Panginoon. Lord God, ayaw namin na lalabas kami dito ng parehas pa rin, Lord God. Kami pa rin yung kabataan na average, Panginoon. Kami pa rin yung kabataan na walang tayo, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, na kumilos ka lang sa gitna namin, Lord God. And allow us just to enjoy your wonderful presence. Lord God, we love you so much and we commit this day to you. Jesus Christ, my name? Amen. Yan. So what does it mean to be youth empowered? Ano nga ba ibig sabihin yan? So una-una, we should be empowered to stand. Yan. So dapat empowered tayo to stand.
So paano ba tumayo ng tama? Diba? Mapag-uusapan natin yan mamaya. So next, katulad ng sinir ng mami ko, we should be engaged in worship. Yan. So anointed excellence para sa Panginoon. Hindi yung average, pero engaging talaga in worship. Ano ba ibig sabihin ng worship? And pangatlo, experience the King of Glory. Yan ang sinasabi rin ng mami ko kanina. Bigay natin yung experience ng Panginoon, yung presensya ng Panginoon para sa kabataan, para sa buong simbahan. Yan. So una-una, empowered to stand. So what does it take to make a stand? Sige, ano bang kailangan para tumayo ng tama? Diba? Mahirap ba tumayo ng tama? Diba? Mukhang madali lang tumayo ng tama. Madali lang? Diba? Mahirap. Mahirap, lalong-lalo na para sa kabataan. Yan. Sa mga anak ng pastor, hindi tayo excuse dyan. Diba? So ako rin, kahit anak ako ng pastor, nasa church ako lagi, I'm still flooded with temptation. Yan. So alam ba natin ang mga kahinaan natin? Amen. So ako, feeling ko, hindi ko po kahinaan ng bisyo, hindi po ako sugarol, hindi yan ang kahinaan ko. Pero kahinaan ko siguro, para rin sa mga lalaki, siguro babae, di ba? Sa mga kalalakian, babae ba yung weakness natin? Amen. So agreeing-agree sila, di ba? Sobrang hirap labanan ng lust, di ba? Sobrang hirap labanan ng lust. Kaya lang, kahit mahirap, we still need to win over it, di ba? Kailangan natin labanan. Kailangan natin tumayo ng tama para humilos ang Panginoon para sa ating buhay at para sa ating henerasyon. So, later on, I ask the question, atatanong ba natin yung sarili natin sa mga manunugtog pa rin dito? So, ako rin, ako yung isang musikero, drummer po ako sa aming church. Yan, si Ted, saxophonist, yan. So, natanong na ba natin sa ating sarili, ayan, sa mga pastor din, lalo na sa kabataan, bakit kaya nakatayo pa rin ako hanggang ngayon? Di ba? Bakit kaya nandito pa rin ako ngayon? Ba't nakakapag-serve pa rin ako sa Panginoon? Natanong ko yun habang bago ko graduate ng college. Kasi nakikita ko yung mga kaibigan ko, pagpasok ng college, biglang nawawala na, naglalaylo na sa ministry. Yan, nagkaka-girlfriend na, nabubuntis. Ganun yung nangyayari sa kanila, nagkakabisyo. So natanong ko sa sarili ko, ba't kaya ako nandito pa rin? Pwede ba dahil lagi ako nagbabasa ng Bible, araw-araw at gabi-gabi? Yun ba ang sagot? Dahil ba lagi akong nasa ministry, talagang active ako sa ministry? Or dahil lagi ako nasa church, dahil anak ako ng pastor, lagi akong nagsiserve sa kanya? Yun ba ang sagot? Pero sa nakita ko, hindi talaga eh. It's not by might, nor by power, but by the Spirit of the Lord lamang. Amen? Ayan. Kaya tayo nakatayo pa rin dahil lang sa pabor ng Panginoon. Dahil lang sa pabor ng Panginoon. Wala akong kayang gawin. Mahina ako. Mahina tayo mga kabataan. Pero pinapalakas lang tayo ng ating Panginoon. Amen? Sige nga, palakpakan natin ng Panginoon dyan. Hallelujah. So sa aking buhay, talagang naramdaman ko kung paano ako sinild ng Panginoon ng kanyang pabor. Alam niyo, yung talagang itatama niya yung landas natin. Diba? Bawat lakad natin, nakashield ang favor ng Panginoon kahit saan man tayo pumunta. So bakit may mga kabataan na bumabagsak? Diba? Bakit kaya may mga kabataan na bumabagsak? Ano na nangyayari sa kanila? Ang sagot dyan ay dahil lumalayo sila sa Panginoon. Diba? Dahil lumalayo sila sa Panginoon. If we are in rebellion to our God, talagang mawawala yung presensya niya sa atin. Diba? Mawawala yung pabor niya sa ating mga buhay. Tulad nga sa first chapter ng Deuteronomy, sabi dito, God has commanded the Israelites to go forward, to move forward. Kaya lang anong ginawa ng mga Israelites? They refused. They were in rebellion sa Panginoon. Hindi nila sinunod ang Panginoon. Kaya lang may isang taong tumayo ng tama. At sabi dito sa verse 36, sabi dito, except Caleb, the son of Jephunneh, he shall see it, and to him and his children, I am giving the land on which he walked because he wholly followed the Lord. So yan ang dapat natin gawin mga kabataan. We should wholly follow the Lord. We should be in obedience sa ating Panginoon para hindi tayo bumagsak. Nakakapagod din bumagsak ng bumagsak, di ba? Kikita natin sa ministry natin, bakit nawala na naman yung drummer? Bakit wala na naman yung worship leader? Nagkamali na naman. Sayang. Pabuelo na tayo eh. Malaki yung gustong pagawa sa atin ng Panginoon.
Kaya lang pag di tayo tumayo ng tama, sayang na naman. Hindi na naman tayo makakasama sa gustong pagawa sa ating ng Panginoon. Kaya sabi nga niya, sa John 15:4, sabi dito, "Abide in me and I in you." So God is telling us right now, let us remain in God's presence and He will remain in us. Amen ba doon? Amen. So pag nanatili tayo sa presensya ng Panginoon, maliligtas talaga tayo eh. Dahil nasa pabor tayo ng ating Panginoon. Siyempre, nagkakamali rin din tayo. May times talaga magkakamali tayo. Pero sabi sa Panginoon, ng Panginoon sa Malachi 3:7, "Return to me and I will return to you." Kailangan lang natin magpakumbaba. Pag nagkamali tayo, let's go back from the basic worship. Balik tayo sa pinapagawa ng Panginoon. And God will truly return to our lives. And so, bakit tayo empowered? Because of God's favor. Dahil lang sa pabor ng Panginoon, kaya tayo nakakatayo. Kaya iingatan natin to. Let us not be in disobedience sa Panginoon. Huwag tayo magkaroon ng rebellious heart. Dahil pag lumayo tayo sa Panginoon, talaga yung favor ng Panginoon would depart from our lives. Mawawala yan. So ang pabor ng Panginoon ay nasa atin. Amen? Pinagpala ng Panginoon ang mga kabataan. Kaya huwag na tayo umalis dun. Nandito na tayo eh. Kasama na tayo sa plano ng Panginoon. Pag-ingatan natin yung pabor na binigay ng Panginoon. Amen? Sige, palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. So ngayon na meron na tayong stand, ano na gagawin natin? Tutunga nga na lang tayo dahil nakatayo lang? Empowered lang tayo to stand? Anong pwede natin gawin? Diba? Sayang naman kung nakatayo lang, diba? Wala nangyayari. But after we are empowered to stand, we should engage in worship and give our all to our Lord and Savior. Amen? Kaya ang next natin ay engage in worship. So ano ba ang lalim ng engage in worship? Ano bang lalim nito? Diba? So dito ba sa Davao, meron mga police na hinahabol yung mga kotse? Kuwari, violate ng traffic. Diba? Nag-beating the red light. Diba? Or may ginawang masama. Mga drug lord, hinahabol ng police. Alam ba natin yun? Ayan. So, isipin natin tayo yung driver ng police car. Kasi may hinahabol tayo. Kumare, siya yung nanira ng mga palay natin, di ba? Siya yung nanira ng bahay natin, habulin natin. Or siya yung drug lord dito sa Davao. So, habulin natin siya. Para hindi na talamak ang droga sa Davao. So, nabalitaan ko lang din sa US. So, pag may hinahabol silang, kung may car chase, may police, hinahabol yung mga masasama. Talagang, hindi nila titigilan yun. Kahit ilang oras sila abutin, 2 oras, 3 oras, 4 oras, talagang hindi nila titigilan hanggat mahuli nila yung masamang tao. Tapos magpapadala pa sila ng helicopter para lang hindi mawala sa sight nila yung masama. So ganun din ba tayo sa ating worship? Are we in pursuit of God's presence? Talaga bang hinahabol-habol natin ang presensya ng Panginoon? Yan, sa mga kabataan, Pag nag-devotion ba tayo? Sino nagde-devotion dito? Amen. So, araw-araw ba tayo nagde-devotion? Yan, kailangan natin yan. Pero pag nag-devotion tayo, talaga bang sinasaliksik natin ng Panginoon? Yung walang tigil, hindi tayo titigil hanggat hindi natin nararamdaman ang presensya ng Panginoon. Hindi tayo titigil kahit anong mangyari. O tayo ba yung kabataan na titigil na, hindi na maghahanap sa Panginoon kapag nahihirapan na. Siyempre, marami tayong trials, marami tayong pinagdadaanan sa buhay. Pero pag kinaharap ba natin yun, titigil na tayo. So sabi dito sa Deuteronomy 8:2-3, "And you shall remember that the Lord your God led you all the way." Sabi natin yun, all the way. All the way. Pwede ba natin laksan pa? All the way. All the way. All the way. These 40 years in the wilderness. So baka nakakalimutan natin na kaya andito pa rin tayo ay dahil lamang sa Panginoon. Amen? Nandito pa rin tayo dahil sa Panginoon lang. Siya ang nag-lead sa atin, sa wilderness natin. May mga wilderness ba tayo dito? May mga struggles tayo? May mga problema tayo sa church? May mga pinagdadaanan tayo sa ministries? May mga issues tayo na dapat isettle? So nahihirapan tayo doon. Pero wag natin kalimutan na yung Panginoon lang ang nag-lead sa atin out of this wilderness.
Ayan. So, kung ang Panginoon nagli-lead sa atin sa wilderness, dapat tayo lang ay susunod at susunod sa Kanya. Amen? So, we must be in pursuit of God's presence. Ayan. So, huwag natin titigilan hanggat hindi natin nahahabol ang presensya ng Panginoon. Baka nakakalimutan natin, ito ang sagot sa mga pinagdadaanan natin sa buhay. Diba? Dapat tayo mag-worship. In season or out of season, we must worship our living God. Amen? Amen. We must be desperate sa ating Panginoon. Bakit? Engaging in worship empowers us. Kapag nagpuri tayo sa Panginoon, it empowers us. Bakit? Inaamin natin sa ating sarili na hindi natin kaya. Not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Lumalapit tayo sa Kanya. We are desperate for His presence para maka-experience tayo ng presensya ng Panginoon. Amen? And this leads us to our last point, experience the King of Glory. So next po, experience the King of Glory. So what is the power of God's presence? Ano bang kapangyarihan ng presensya ng Panginoon? Sabi, balikan natin yung main verse natin in Deuteronomy 11:13-14. Sabi dito, "And it shall be that if you earnestly obey my commandments, which I command you today, to love the Lord your God and serve Him with all your heart and with all your soul." Ito yung salita ng Panginoon. Ito yung commandment niya din sa atin, to give our all to Jesus. Anong gagawin niya? "Then I will give you the rain for your land in its season." So magpapaulan pala ang Panginoon para sa atin pag sumunod tayo sa gusto niyang gawin. So ano ba tong rain na pinag-uusapan natin? Ano ba tong ulan na gustong ibigay ng Panginoon para sa worship team, para sa kabataan, para sa Davao City, para sa ating mga simbahan? In Deuteronomy 11:14-15 sabi dito, "Then I will give you the rain for your land in its season, the early rain and the latter rain, that you may gather in your grain, your new wine, and your oil, and I will send grass in your fields for your livestock, that you may eat and be filled." Yeah. So this is not the rain that destroys. Itong rain na bibigay ng Panginoon, hindi ito yung parang Typhoon Pablo na naninira ng pamilya, ng bahay. But this is the rain that restores. This is the rain that fills us up again. Kung feeling natin dry na tayo, parang wala na pag-asa, itong ulan na ito yung magbibigay sa atin ng pag-asa. We may be overwhelmed. The task is big, di ba? Laki ng dapat pa nating ayusin sa ating syudad, di ba? Sa buong Pilipinas. Pero huwag tayo mawalan ng pag-asa, di ba? May gagawin ng Panginoon. And yun yung salita ng Panginoon niya para sa atin. He will give the early rain. Ano ba yung early rain? Di ba pag nagtatanim tayo, sinasabi ng Panginoon, pag nagtanim tayo, sasamahan niya tayo sa simula. And He will also give the latter rain. Yung ulan na pag i-reap na natin yung harvest, kapag kukunin na natin yung pruta, sasamahan niya pa rin tayo. And this just shows na from the beginning up to the end, God will be with us and He will send the rain for our land. Amen? Sige, palakpakan natin ng Panginoon dyan. And pagkasama natin ng Panginoon, who could be against us? Amen. Sinong pwedeng pumigil sa atin kapag kasama natin ang Panginoon? And dito natin nililid ang mga kabataan to experience God's presence, to experience the King of Glory. Bakit? Kapag yung experience kasi ng King of Glory, tayo, pag nag-concert ba tayo, pag nag-church tayo dito, pag tayong tumutugtog, dahil ba sa atin, kaya nababago ang buhay ng kabataan? Kapag tumugtog tayo dito, pag nag-preach tayo dito, tayo ba ang nagpapa-born again para sa mga sumisimba sa atin? Hindi, di ba? It's not us, but it is the Lord. Siya yung kumikilos, kaya may napapagaling. Siya ang kumikilos, kaya may nakaka-realize na kailangan niya ang Panginoon. Siya ang kumikilos, kaya nakakapagpuri ang mga tao. Hindi tayo yun. Kaya doon natin dadalhin ang mga kabataan. Doon natin dadalhin ang congregation for them to experience the King of Glory, that they may never be the same again. Because an experience of the King of Glory, yan, yung pabon ng Panginoon, yung presensya ng Panginoon, yan ang nag-e-empower sa mga kabataan. Yan ang nag-e-empower sa atin. Amen?
Sige, palakpakan natin ang Panginoon dyan. And gusto ko lang i-share sa inyo dung sa church namin last October. So, nag-concert kami doon entitled yan, Youth Empowered Worship Overflow. So, mga kinanta lang namin ay talagang ano lang din, pure praise and worship songs. Yan, Christian songs lang ang mga kinanta namin. In a concert style, talagang buhos talaga, talaga binigay naman yung best namin. And alam niyo po, nung worship time na talagang we just encourage the youth to surrender their all. Talagang, mga kabataan, kung may pinangahawakan pa kayo, may struggles pa kayo sa buhay, itaas lang natin ang Panginoon sa buhay natin. Itaas lang natin yan lahat para sa Panginoon. And truly enough, ang objective lang talaga namin doon ay hindi magpasikat. Hindi kami tumugtog doon, hindi ako nag-drums doon, hindi ako nagsalita doon, hindi kami nagkakantahan doon para ipakita kung ano yung meron kami, kung ano yung galing ng dasma. Hindi yan ang gusto namin ipakita doon. Isa lang ang objective namin. Sabi namin, gusto namin na maranasan lang ng kabataan ang presensya ng Panginoon. Dahil kami nakaranas eh. Sino dito nakaranas ng presensya ng Panginoon? Amen. Ako nakaranas ako ng presensya ng Panginoon. At hindi ko ma-explain yun. Hindi ko ma-explain kung gaano kasarap sa presensya ng Panginoon. It is unexplainable. Hindi ko ma-describe pag sinabi ko sa kanya, ganito kasi yung presensya ng Panginoon eh. Hindi ko ma-explain eh. Wala akong masabi parang i-describe. So sabi namin, dahil hindi namin ma-describe, dyan namin ililid ang kabataan. Gusto namin kayo makasama. Gusto namin pag nag-concert kami, ang gusto lang namin ma-experience nyo yung presensya ng Panginoon. At yun yung ginawa namin sa concert na yun. And grabe, totoo nga, hindi kami iniwan ng Panginoon. God never left us nor forsaken us. Hindi niya kami binigo. Talagang dumalaw siya sa araw na yun. And everybody was prophesying. Everybody was speaking in tongues. Yan. May mga nag-speak in tongues. Pati yung mga bata, yung kapatid ko, yung mga kids praise, yung mga kids dance. Umiiyak sila sa Panginoon. Talaga nakataas yung kamay nila. Talaga nagpupuri lang yung buong worship team, lahat ng workers nandun, pati mga attendees lang. At alam niyo kung anong amazing? Yung isa naming worker kasi sinama yung isang college dun. Parang ni-require sila na pumunta sa church at umattend ng concert na yun. At mga hindi Christian yun, ha? Hindi Christian yung mga uma-attend. Pero I was so amazed na lahat sila umiiyak. Umiiyak din sila. Hindi ko alam kung naiintindihan nila yung ginagawa namin. But they were crying, they were worshiping, some were also speaking in tongues, and just worshiping the Lord. And grabe yung pagkilos. Kami yun? Hindi kami yun. Yung worship team ba yung may gawa nun? Hindi. Ang makakagawa lang nun ay yung Panginoon natin. Dahil dumalaw yung presensya ng Panginoon. At yun yung power na nag-e-empower sa kabataan na tumayo. Amen. So ito yung leading sa atin ng Panginoon. Yung promise niya ay hindi lang para sa generation. God is commanding us to be empowered to stand, to engage in worship, that we may experience the King of Glory. Bakit? Bakit niya gusto mangyari ito? Because God wants to send rain for our land, the Philippines. Yan ang gusto niya mangyari. Ito yung malaking vision na minsan nakakatakot. Sa akin parang, mangyayari pa ba ito? Kaya ba namin to, Lord? Pero sinabi na ng Panginoon sa salita niya that God is with us in this. You don't need to be overwhelmed. We don't need to fear. No worries. God is with us in this. Ang tanging gusto lang ng Panginoon sa atin ay sumunod lang sa Kanya. Sumunod lang sa Kanya para may mangyari sa mga buhay natin. Para may mangyari sa henerasyon natin. Para may mangyari sa bansa natin. Amen? Gusto ba natin may mangyari? Gusto ba natin may mangyari? Diba? Ayaw na natin na ganito na lang tayo. Ayaw natin na hanggang dito na lang tayo. Gusto natin ma-born again yung Davao City. Gusto natin may mangyaring kabuluhan sa mga kabataan. Sayang eh. May potential lang kabataan. Paggamit natin yun para sa Panginoon. Let us be in total obedience to our God. That He may move in our lives. Move in our generation.
and move in this nation. Amen? Amen. Hallelujah. And ngayong hapon, I would just like to invite you, pray tayo. Let us kneel down sa ating sarili. Huwag natin pakialaman yung mga katabi natin. And let us really pray, Lord, gusto kong may mangyari. Lord, I want to be in total obedience to you. Lord, I want to be empowered to stand. I want to engage in worship. And I want to experience you, Lord. Sa mga dry dito, sa mga miss na ang presensya ng Panginoon, pwede ba natin iluhod na ngayon yan? Luhod tayo sa Panginoon. Luhod tayo sa Panginoon. And let us worship the Lord. And ngayon, hanapin lang natin ang Panginoon. Lord, nasan ka? Gusto kitang maranasan. One team, let us bow down and really worship the Lord this time. No more boundaries, really worship.